Araw-araw mayroong pagkakataon na maturuan ang ating mga anak ng mga mahalagang aral na makakapagbago ng pagkatao at buhay nila. Lahat ng nakikitin lang ginagawa at naririnig na sinasabi ng mga matatanda o ng kanilang mga magulang ay naaalala nila hanggang paglaki. Iyon ang ginagawa nila. Ang halimbawa ng mga magulang ang gagayahin nila ang hangad para sa kanila ang magiging hangarin nila. Hello guys, sa video natin ito, pag-uusapan natin ang life lessons na dapat ituro sa anak. Ready na ba kayo? Kung ready na kayo, tara na! Number 1, kagandahang asal. Ito ang isang bagay na dapat ituro at ipakita mula pagkabata. Walang edad na napakaaga para simulan ang pagtuturo nito. Ito ang makakatulong sa mga bata sa pakikitungo nila sa kapwa sa araw-araw. Ito ang huhubog sa kanila sa pagiging mapagmahal at mabait na tao. Number 2, pagiging matapat o honesty. Kapag nakikita o naririnig ng bata na hindi nagsasabi ng totoo ang mga nakakatanda, lalaking walang pagpapahalaga sa katapatan ang mga bata. Kailangang idiin ang pagsisinungaling ay may mga kahihinatnan na hindi rin mabuti. Paliwanag sa bata ang value ng pagsasabi ng tapat at totoo, lalo na sa pamilya, dahil kapag nakilala ka ng kapwa na palaging nagsisinungaling, walang magtitiwala o rerespeto sa iyo. Number 3, ang kahalagahan ng pagkatuto at pag-aaral. Ang pagkatuto ay panghabang buhay at pagbubukas ng maraming pagkakataon, endless possibilities. Ika nga, hikayatin ang mga batang magbasa o maging mahilig sa libro, kahit hindi pa marunong magbasa. Ipakita rin ang napakaraming paraan ng pagkatuto o life lessons, hindi lang sa pagbabasa. Mag-isip ng iba't ibang activities habang bakasyon na magtuturo sa mga bata ng mga skill sa pamamagitan ng discovery, exploration at experiments. Number 4, pagkakaroon ng lakas ng loob na sabihin ang nasa isip o sa loobin lalo't may maling nakikita. Hindi natin mapoprotektahan ang mga bata sa mundo at sa mga taong may masamang hangarin o gawain. Kaya nga kailangan maturuan silang ipagtanggol ang sarili sa abot na makakaya nila. Kailangan nilang matutong magsalita kung nakikita nilang may mali o pag-aabuso. At huwag maya o mag-alinlangan na magsalita at ipagtanggol ang sarili. Number 5, paghawak ng pera. Sinasabi ng iba na hindi malaga ang pera o yaman dahil material lamang ito. Ang nakakalimutan ng iba ay ang kalaga ng kakayang humawak ng pera para hindi ito mawaldas o mapunta sa wala. Hello guys! Gusto nyo pa ba ng ganitong kwento? Kung gusto nyo pa ng ganitong kwento, i-click lang ang subscribe button at i-ring ang notification bell at huwag rin kalimutan i-like ang aming Facebook page na Infoholic para lagi kayong updated sa aming video updates.